Ang dami ng tao doon sa may kanto. Kasama ko mga tropa ko kumakain ng korneto. Lahat ng saya biglang nawala at naging alaala ng dahil sa pandemya. Further study of worldwide trends and measures and the need of extreme caution during such time as this, I have come to the conclusion that stricter measures are necessary. For this reason, pursuant to my powers as President under the Constitution and Republic Act 11332, I am placing the entire mainland of Luzon under quarantine until April 12. If you really want to know, we have discussed it actually even before this. We are inclined to extend the lockdown up to April 30. Mga bata, wag muna. Yung opening ng classes, that's a very... I will not allow the opening of classes na dikit-dikit yung mga bata. Bahala na hindi na makatapos. For this generation, wala na matapos na doktor pati engineer. Wala. Kasi hindi na wala ng aral. Laro na lang. Unless I am sure that they are really safe. It's useless to be talking about opening of classes. That's probably mine. Para sa akin, bakuna muna. Pag nandiyan ang bakuna, okay na. Ang pinakaunang mensahe ay walang pagkakaiba ang pananaw ng presidente at ang programa ng Department of Education hinggil sa physical face-to-face classes. Ayaw ni Presidente, ayaw din ng DepEd na ma-endangered ang mga bata. Pangalawa, may mga alternatibo para patuloy ang edukasyon ng mga bata. Na-recite ko na ito lahat. Pero at the end of the day, decision yan ng mga parents. The technology is good. I do not know if we are ready for that. Meaning to say, if we have enough of those nagamitin para sa the whole of the Philippines. We're talking of students, it's millions. Going on to the opening of classes, tuloy pa rin, tuloy talaga on August 24 ang opening ng classes. Okay, magandang araw, class. Magandang araw din po, sir. Pakikuha ka niyong libro at buksan ito sa pahina 167. Class, buksan nyo na rin yung mga camera para makita ko yung mga ginagawa nyo, okay? Okay, let's begin.
Okay, class. Ang ating pag-aaralan ngayon ay tungkol sa... Joy, pakibukas po yung camera nyo. Okay, so like I was saying, ang ating pag-aaralan ay all about sa... Ay, nako. Joy! Online class po to, hindi po tumukbang. Okay, tulad ng sinasabi ko, si Lapu-Lapu ay ang ating unang Mika. Yes po, sir. Pakitanggal po yung cellphone mo po. Nag-online class po tayo, hindi po tayo gaming stream. Mamaya na po yung laro, aral mo na po, okay? Sorry po, sir. Okay, back to the topic. Okay, so ang next topic natin ay all about sa Lorwin. Ba't ngayon ka lang po? Tingnan pa itsura mo po, gulo-gulo pa po yung buhok mo po. Nagilamos ka na po ba? Halitang puyat ka po ah. May pasok po tayo ngayon. Na-late po kasi ko nang gising, sir. Pasensya na po. Okay, Brian, pakibasa po ang pangalawang pangungusap. Si Apolinari Ryumabini ay kinilalag na bilang dakilang lumpo. Brian, halo man. May dalawang uri ng HM virus, ang type A at type B. Ang type A ay ang mga estudyante ang madalas invisible, wala sa meet, madalas absent. Type B naman ang mga mag-aaral na, bagamat present off-cam naman, at di nagsasalita o walang taong nakikinig sa call. Off-cam mukbang. Halos lahat naman siguro may ganito sa klase kahit face-to-face o online class. Ito estudyante ay simpleng nakikinig lang sa klase habang naka-off cam upang di mahuli na kumakain lang pala siya sa harap ng screen. Sleeping Beauty. Ito yung mga lagi late dahil lagi silang tulog. Laging puyat kakanood ng K-drama, anime, o online sa Facebook na madaling araw. Pagpasok sa meet ay nakatapos na pala ang dalawang subject. Two-timer. Ito yung estudyante na kayang pagsabayin yung kanyang mga ginagawa. Nakabukas cam, nakikinig, pero di mo alam na nakabukas pala sa ibang website o naglalaro lang siya. Teachers Online Pet. Ito yung estudyanteng persugido talaga mag-aral. Taga-send ng meet link, taga-inform ng absent, unang nagpapasa ng mga project. Halatang kasama to sa honors at makakatapos ng online class. Google Skip. Recitation na naman. At andiyan na rin ang mga di nakikinig sa kanilang mga guro. Kaya upang makasagot at di mapagalitan, ay tinatype lang nila sa Google ang tanong upang ma-recite ang sagot. Katingero. Aakalain mo na pala pati sa online class nakakapag-cutting na. Pag naboboringan ka sa klase, pipindutin mo lang yung live call. O kaya, pag natawag ka ng guro mo sa recitation at di mo alam sagot, bigla ka nalang mawawala na parang ninja. Lagster.
may dalawang uri ng lobster. Ang legit at artista. Ang legit ay ang tipong nagalag talaga at choppy ang boses pag nagsasalita. Ang artista naman ay paarte-arte lang, kunyari mahina ang signal para makapag-cutting. Bubblegum. Ito yung mga uri ng estudyante na akala mo parang bubblegum lang. Sa una makikita mo, napaka-bibot, sobrang active. Pero habang tumatagal, biglang mawawala ang gali na yun. Si Sir Jiro, siya yung teacher na kahit gawin mo lahat ng activity mo sa kanya, bagsak ka pa rin. Hanggang ngayon, nagtataka ako kung bakit ginawa ko naman ang lahat, pumapasok ako sa klase niya, pero bakit mababa pa rin at bagsak ako sa kanya. At saka isa pa, lahat ng bagay, napupuna niya. Ah, si Sir Trivio. Madi-describe ko siya bilang strict teacher kasi napupunya niya ako lagi na hindi daw ako nakikinig, naglalaro lang daw ako lagi. Sir, nakikinig naman ako. Oh, gusto niyo makilala si Sir Jiro? Si Sir Jiro ay isang mabutihing teacher namin. Siya ay yung teacher na laging nagtuturo sa amin, lagi siyang handang makinig kung ano may problema namin at pagkaraan niyang makinig ay magpapayo siya sa amin. Isa rin siya sa mga teacher of the year sa aming paaralan. Dahil bukod sa napapansin niya lahat ng napapansin niya ay tinatama niya. Para mas maging mabuti ito sa mga estudyanteng kanyang nasasakupan. Kaya maswerte kami na ang aming gurong tagapayo ay si Sir Jiro. Dahil bukod sa sinasanay niya kami kung paano maging isang mabuting estudyante, ay lagi siyang nandyan at gumagabay sa amin. Iyon si Sir Jiro. Maraming salamat! Isang mapagpalang araw sa inyo lahat. Isa akong mag-aaral mula sa St. Anne's Catholic School na sasagot ng mga ilang katanungang pumapatungkol sa kung ano nga ba ang buhay ng mga bawat estudyante ngayong new normal. At ang unang katanungang aking sasagutin ay kung sang-ayon nga ba ako o hindi ako sang-ayon sa online class. Sa aking pananaw, isa ako sa mga taong hindi sang-ayon sa online class dahil naniniwala ako na dapat muna ang solusyonan ng ating gobyerno ang pandemyang ating kinakaharap bago sila maglathala ng mga aliguntunin na mag-aaral ang mga estudyante. Bakit? Dahil hindi naman lahat ng estudyante ay may kakayahan o hindi kaya may mga kagamitan sa online class na ito. Ang iba sa mga estudyante ay kapuspala. Kaya naniniwala ako na dapat walang mga estudyante ang maiiwan, lalo na sa panahong to. Dahil mahirap ang sumunod kapag ka ikaw ay naiwanan. Isang taon din yun. Kaya hindi ako sang-ayon sa online class. Dahil karapatan ng mga estudyante na makapag-aral kahit na ba may mga kinakaharap na lunos na kagaya ng pandemya. Pangalawang tanong, nahirapan ba ako nung online class? Ano ba ang naging ayos ko simula nang tumatagal ang online class? Sa simula ay sobrang hirap para sa akin. Bakit? Dahil unang-una na eh, bigla ang pagbabago ng aking nakasanayan. Ang aking nakasanayan ay gigising ako maaga, papasok sa eskwelahan, kapag ka nasa eskwelahan ay doon kakain, pagka naman uwian, bago umuwi sa aking tahanan ay pupunta ako sa mga Jollibee o di kaya ay kakain ako sa mga pagkaing labas or mga street foods, mga kikyam, fishball, yun yung aking nakasanayan kapag ka naiisip ko yung klase. Yun, kaya para sa akin ng online class talaga sa unay sobrang hirap kasi hindi naman dahil sa wala akong kagamitan. Meron naman akong kagamitan dahil ito'y pre-provide ng mga taong nagpapaaral sa akin kaya sobrang laking pasasalamat ko sa kanila. Pero talagang mahirap 'to dahil bigla ang pagbabago, hindi sanay, hindi alam kung ano'y gagawin. Pero habang tumatagal, masasabi ko naman na unti-unti na nagagamay ko na
Unti-unti, nakakasunod ako na nakakasunod ako sa mga alituntuning ibinibigay o pinapatupad ng online class na dapat pala sa online class may partisipasyon ka pa din. Dapat pala sa online class hindi ka nag-go-off-cam kapag ka nagdi-discuss yung teacher mo. Bagamat mahirap man sa una, pero makakaya, kinakaya, at kakayanin natin, di ba? Mga kapaong kamag-aral. At ang panghuling katanong ang aking sasagutin ay, sa ito sa magandang katanong ang aking sasagutin, ano nga ba ang pinaka-memorable na diniscuss, itinuro sa akin, natutunan ko bilang isang mag-aaral ng St. Anne's Catholic School? At ang aking kasagutan doon ay, lahat naman para sa akin ay memorable. Lahat naman ng aking natutunan ay hindi ko makakalimutan dahil masasabi ko na yung Florante at Laura natutunan ko habang online class. Masasabi ko na may natutunan ako ngayong online class. Kaya walang higit, walang mababa, kundi masaya ako. Sobrang saya ko na may natutunan akong ngayong online class. Dahil naghirap ako, dahil hindi ko na alam yung ginagawa ko, hindi ko alam kung makakagraduate ba ako. Kaya yung simpleng bagay, hindi siya simpleng bagay. Yung may matutunan ka lang na isang bagay sa subject na yun, para sa akin, sobrang saya ko na dun. Kasi alam ko na nasuklian yung paghihirap ko, nasuklian yung paghihirap ng aking mga magulang, nasuklian yung paghihirap ng mga taong nagturo sa akin. Kaya ang mga mensahe ko naman para sa mga guro ko, sa mga kapakong kamag-aral at sa mga magulang na nandiyan ay, unahin ko na sa mga guro, Ma'am and Sir, saludo po ako sa inyo sa walang sawa niyo pong pagtulong sa amin at paggabay po sa amin. Bagamat mahirap, pero kinakaya niyo po para kami may matutunan. Kahit ba quarantine ngayon, pumupunta pa rin po kayo sa mga paaralan para maturuan niyo po kami ng mas ayos. Kaya po, saludo po ako sa inyo. Maraming salamat po. Ngayon, sa mga magulang naman na nandyan, maraming salamat po dahil kahit na mahirap ang buhay ay kinaya niyo po kaming gabayan. Sinubukan niyo pong masunod pa rin po o masustentuhan ang aming mga pangangailangan. Kaya maraming salamat po. Kung hindi dahil sa inyo ng mga aming mga gurong tagapayo, ay wala po kami dito. Kaya naman, sa mga kapwa-kong kamag-aral, ang mensahe ko sa inyo ay kahit mahirap, laban lang. Dahil okay lang ang huminto, walang masama sa paghinto, pero huwag tayong susuko. Dahil lahat naman ng paghihirap, may maaabot tayong mga magandang resulta. Isa lamang siyang hamon sa ating buhay na kailangan nadadaanan lang natin, pero hindi natin pagtatagalan. Yun lamang po at maraming salamat. Ang naging opinion ko po sa simula ng online class or sa pagdedesisyon ng ating pamahalaan na sa edukasyon about dito sa online class, syempre po, merong part sa akin na hindi ko po ito tinatanggap dahil ang pag-online class po ay napakalaki ang maidudulot na hirap, hindi lamang sa mga estudyante, kundi pati sa mga guro at sa mga magulang. Dahil yung iba po na kailangan pa po nila ng gadgets, yung iba, wala pa pong internet or wifi. Yung iba naman po, yung mga magulang, nawalan po sila ng trabaho dahil sa quarantine, kaya nahihirapan po silang i-provide yung mga kailangang bilhin para sa mga bata upang makapag-aral sila ng maayos at may matutunan sila. Kung minsan naman po yung may mga estudyante, kagaya ko, na humihina po ang signal ng internet, kaya nakakapag-cause po ito ng paglalag o pagkawala po sa mga meeting. Kaya yung iba na imbis na dere-derecho ang lessons, may mga part ng discussions na nawawala. Pero kahit naman po ganoon,
nagkaroon naman po ng, sa pagpapatuloy po ng online class, nagkaroon naman po ito ng mga pagagandang dulot. Nagkaroon ito ng naging daan po ito upang kahit papano may matutunan ng mga estudyante kahit hindi sila nagkikita-kita ng face-to-face. Nakatulong din po ito upang hindi masayang ang taon ng mga bata sa kanilang pag-aaral kahit na merong pandemya. Kahit minsan ay hirap dahil sa pagkawala nga po ng mga wifi at yung ibang nahihirapan sumunod sa mga lessons at hindi po sila ganong nakakaintindi, lalo na po kumalag yung mga teacher nila dahil sa internet connection nila. Pero kahit po sa ganoon, naging maganda po ang dulot dito at nagpatuloy po ang lahat. But sigurado po sa mga hindi pa po na or natatakot pa po or hindi pa kayang mag-online class or hirap pa rin, kakayanin ninyo po ito. Malalagpasan nyo din po ito kung talagang magsisikapan nyo na intindihin at magtsatsaga kayo sa pag-aaral na maipoprovide pa lamang ngayong pandemya sa atin. Kagaya po namin, malalagpasan nyo din po ito at hindi nyo po kailangan matakot dahil ito po ay isang magandang daan at makakatulong para sa atin lahat. Ang aking opinion nung nagsimula ang online class ay dapat nag-academic freeze muna dahil merong mga estudyanteng hindi makabili ng gadgets or sila ay kinapos sa pera. Pero pwede naman nila gamitin ang phone. Kaso medyo mahirap dahil magkaiba ang nagagawa ng laptop sa cellphone. Mahirap ang online class dahil minsan nawawalan ng connection o internet at minsan nagchichapya ang mga guro kaya di maintindihan. Pero nandito naman ang libro para i-aral mo yung lesson na di mo naintindihan. Habang tumatagal, natutunan ko na sanayin natin na sa online class muna mag-aral dahil matagal-tagal pa mawawala ang pandemyang ito. At matutunan mo din na dapat responsable ka sa mga schoolworks dahil mahirap matambakan. At dapat on time magpasa ng proyekto. Ang mensahe ko sa mga tao na tatakot sa online class ay huwag na silang matakot dahil madali lang naman ito kasi magagaling naman magturo ang mga guro. Kung sa tingin nyo nahihirapan kayo, ganun din ang mga guro. Pare-pareho lang tayong lahat nag-a-adjust. Kailangan natin mag-aral para sa kinabukasan at kung tinatamad kayo mag-aral o napapagod kayo, isipin nyo mga magulang nyo. Mas pagod din sila dahil nagtatrabaho sila kahit buhay na nila nakataya dito. Kaya sa mga natatakot dyan sa online class, i-enjoy na lang natin at i-apply sa sarili ang napag-aralan. Nung narinig ko sa balita na magkakaroon ng online class at hindi na magiging face-to-face, ang unang naisip ko, maghinto na lang ako. Dahil tingin ko, mahihirapan ako sa online class na gagawin namin pag-aaral. Ngunit, kailangan namin maging matatag at pagpatuloy ang pag-aaral. Dahil may mga pangarap kami. Gaya nga ng sabi sa amin ng aming guro na huwag kayong susuko. Kakayanin natin to. Tutulungan namin kayong matuto at umangat pataas. At habang tumatagal, ang dami kong nalalaman at natututunan dahil sa aming magigiting na guro. Mahirap man ang online class pero masaya pa din. Dahil nakakapagtulungan pa din kami kaya ng ginagawa naming groupings na ito. Ang saya ng ginagawa namin dahil nakakapagtulungan kami upang hindi kami mahirapan at upang sabay-sabay kami na umangat. Kaya sa mga natatakot at nahihirapan pa din sa online class, gusto ko lang sabihin sa inyo na kaya nyo yan. Huwag kayong matakot humingi ng tulong dahil kailangan sabay-sabay tayong umangat at maging successful. Nung nag-uumpisa ang online class, nakadama ako ng lungkot. Malungkot kasi hindi ko na makakasama o makakausap sa physical ang aking mga kaibigan ng mga klase. Pero okay na rin kasi may klase pa rin naman, may makapag-aaral pa rin naman kami. Kaso nga lang, mas maganda pa rin yung physical na klase. Siyempre, noong una mahirap. Lahat ng bagay sa una mahirap. Kasi hindi pa namin alam, hindi pa kami sanay sa mga pamamaraan ng pag-aaral o pagtuturo dito sa online class. Ngunit habang tumatagal,
marami kami natututunan, marami akong natututunan, hindi lang sa klase. Marami akong nagagawa na hindi ko nagagawa noon. Ngayong lockdown din na to, natutunan at nakita ko ang kahalagahan ng oras, komunikasyon at pamilya. Mensahe ko lang sa'yo kung nahihirapan ka talaga. Isipin mo na may pamilya ka nagagabay at susuporta sa'yo. Isipin mo rin na isang pagsubok lang to sa buhay mo. Isang pagsubok lang to na hanapan mo ng solusyon. Kaya kung may pangarap ka, gusto nga po din, nagpasan mo to. Maging matatag ka, matatapos din to. Yun lang. Ang opinion ko na nagsimula yung online class is babagsak ata ako. Hindi lang naman ako yung nag-iisip ng ganito, kundi pati na rin yung iba pang students na katulad ko. Oo, nahirapan ako, pero kailangan kong mag-aral ng mabuti para lang sa kinabukasan ko. At ang natutunan ko ngayon is, kahit online class o face-to-face man yun, kailangan mo mag-aral ng mabuti para sa kinabukasan mo. Kasi hindi lahat ng bata ay nakakapag-aral, kaya ang swerte-swerte natin na nakakapag-aral pa tayo. At kailangan din natin isukli yung mga paghihirap na ginawa ng mga pamilya natin para sa atin. At madaming lesson at memorable sa akin, kaya hindi ako makapili. And ang message ko lang sa mga takot pa mag-online class ay huwag kayong matakot, dahil andyan yung mga gurong tutulong sa inyo at gagabay sa inyo para may matutunan kayo. At hindi kayo iiwanan niyan, dahil tutulungan kayo sa abot na makakaya nila para lang may matutunan kayo at makapagtapos kayo sa pag-aaral. Ang opinion ko sa online class, dapat hininto muna ang school year, dahil madaling estudyante ang mahihirapan. Kahit ako ay naging harap, lalo na at mabagal lagi ang signal. Ngunit ganoon, kahit ganoon, nakatulong pa rin naman ito upang kami ay may matutunan. Kahit papaano ay masanay sa new normal. Dahil kung aabutin lang ilang taon ang pandemic, hindi naman pwede na ganun din kami katagal na hindi mag-aaral. Kaya kung kayo ay naninibago pa rin, kakayanin ninyo ito at gaya namin. Ano nga ba ang epekto ng pandemyang ito para sa katulad kong isang mag-aaral? Una, hindi makakapasok sa kani-kanilang mga paaralan. Pangalawa, hindi makakabanding ang kaibigan at kaklase. Pangatlo, mahirapan ang katulad kong isang estudyante sa paglunsad ng online class. Pero sa hirap mang ito, ay maganda naman ang kapalit. Kaya sa mga kapwa ko mag-aaral, ang pagod na iyan ay matutumbasan niyan balang araw. Mahirap man sa una, pero lahat na ibinubuhos mo para sa pag-aaral mo, lalo na ngayon na through online lang ang pag-aaral, ang isang mag-aaral. Pero hindi sumusuko ang iba dyan para makamit lang ang mga pangarap para sa kani-kanilang pamilya. Kaya laban lang para sa school year na ito at sa susunod pa, mapa-online man ulit. Ang kahirapan na iyan ang magsisilbing pagdadaanan ng mga kapwa ko mag-aaral para sa mga nahihirapan ngayon school year na ito. Matatawid nyo rin iyan. Huwag nyong sabihin sa sarili nyo na mahirap yan. Sabihin nyo, madali lang to, kakayanin ko to. Ang opinion ko sa online class ay makakatulong ito upang di masayang ang taon ng aming buhay. Upang kami ay may matutunan, ngunit ito din ay makakapagpahirap sa ibang estudyante, sa ibang guro, at sa ibang mga magulang na may mga mahihinang internet. Pero, kung
Kung magsisikap ka, kakayanin mo naman ito. May ibang natatakot pa rin at naninibago, ngunit gaya namin, magagawa niya ding lagpasan ang taon ng online class. Magtiwala ka lang sa iyong sarili at magiging patagumpay ka. Isa ako sa mga estudyanteng na-stuck sa online class. Alam kong mahirap, pero kailangan natin lumaban. Sabi nga ng marami, mag-adjust tayo sa new normal. Alam kong mahirap, minsan gusto mo sumuko, pero huwag mo gawin yun. Ang layo na natating mo, susuko ka pa ba? Bilang estudyante, ang kailangan natin ay magtiyaga para sa ating kinabukasan. At syempre, hindi rin kakalimutan ang ating mga guro. Mga ma'am, sir, maraming salamat po dahil tinuruan niyo po kami ngayong online class. Alam po namin na mahirap po ang inyong trabaho dahil nagtuturo na po kayo online at hindi niyo pa po hawak ang sitwasyon ng kada estudyante sa klase. Pero, maraming salamat po dahil hindi niyo po ako sinukuan at patuloy-tuloy po kayo nagturo para sa aming kinabukasan. Salamat po dahil nabayanan niyo po kami, sinuportahan, tinuruan at minahal bilang isang anak. Pinapangako po namin na maging isang mabuting ehemplo at halimbawa sa ating bayan at maging pag-asa ng ating bayan bilang mga bagong henerasyon. Maraming salamat po dahil kayo po ang naging gabay sa mga bagong henerasyon. Ang sayang nawala ay bumalik din bigla nang malaman kong makakasama ko ang pamilya. Kahit sa kahirapan may masasandalan, mas mapagtitibay ang aming samahan. Kalusugan namin ay iniingatan upang ang sakit ay di kami makapitan. Naguguluhan man sa eskwelahan, andyan na mga guro upang kami ay tulungan. I-message mo lang, ikaw ay re-replyan. Ang iyong katanungan ay bibigyan ng kasagutan. Andyan din na mga magulang upang tayo gabayan sa panahong may kailangan tayong pagpasyahan. Ang paghihirap na ito'y mawawakasan, ang laging sabi ng aming mga magulang ay tiwala lang dahil hindi tayo pababayaan ng Diyos sa ganitong kahirapan. Maraming salamat sa aming mga guro at magulang na hindi sumuko para kami gabayan na maging matapang sa bawat hamon ng aming buhay. Music.